Hello mga be, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay gagawa tayo ng isang masarap na dessert. So, samahan niyo po ako sa paggawa nito at ipapakita ko po sa inyo yung ating mga gagamiting sangkap. Tara po. At eto po yung gagamitin natin sangkap. Meron akong isang pack ng fudge bar. At gagamit din tayo ng isang can ng condensed milk. At meron din tayong 500 ml ng Nestle cream. Ayan po. Chilled po to, mga be. At pwede din naman po siyang hindi malamig, mga be. Ayan. Dalawa yung ginamit ko dito. So, ngayon mga be, kumuha lang ako ng isang pirasong plastic gloves. Ito yung gagamitin ko para sa aking isang kamay kasi kailangan natin gumamit ng plastic gloves, mga be. Kaya ngayon, eto na, sinuot ko na at kumuha din tayo ng isang lalagyan para sa ating fudge bar kasi dudurugin natin dito yung ating fudge bar. Ayan. Buksan lang natin tong isa, mga be. At himay-himay lang natin to dito sa loob. Ayan. Tanggalan lang natin ng balat. Ayan. At kapag natanggal na po natin ng balat, ganito lang po yung gawin natin, mga be. Durugin natin, tapos i-flat natin dito sa ating lalagyanan. Ayan. Hanggang sa mapuno po itong ating lalagyan. Ayan, ganito lang po mga be ha. Pagkatapos po natin malagay itong dito sa side, na to, sa baba. So, ang gagawin natin ngayon, yung dito naman po sa gilid ng ating baking pan. Ayan. Punuin din po natin to ng fudge bar, mga be. So, eto na nga mga be, nalagyan na po natin ng fudge bar ang buong palibot nitong ating baking pan. Ayan, so inaayos ko pa po ng bahagya. Ayan, napakaganda pong tingnan. At pagkatapos nito, ayan po, set aside po muna natin to mga be ha. Ayan. So, kukuha lang po tayo ng isang bowl mga be, ayan. Tapos, ilalagay po natin dito yung dalawang Nestle cream natin. Ayan. Mas gusto ko pong naka-shield yung Nestle cream natin tsaka yung condensed pagka gagawa ko ng mga ganitong style ng dessert, mga be. At yung ating condensed milk, ayan. At kapag nalagay na po natin dito lahat, so haluin po natin ito gamit ng ating electric mixer. Ayan. Gamit yung ating electric mixer, mga be. Halo-halo lang po ng bahagya. Hanggang sa medyo mag-double size siya, di ba? Yung umaalsa siya, basta nahalo po natin ng mabuti yung ating condensed tsaka Nestle cream. Ayan. Ayan, makaraan po ng ilang minuto. Ito na po yung itsura ng ating Nestle cream at yung condensed milk na pinagsama. Ngayon po, lalagyan po natin to ng isang stick ng kape. Kahit anong available po dyan sa inyo, pwede po yan. Optional lang naman po ito mga be. Gusto ko lang yung parang may pait na konti yung gagawin natin. Kasi matamis yung fudge bar natin, di ba mga be? Kaya, nilagyan ko ng coffee. Pero optional lang yung mga be ha. Uulitin ko, optional lang po yun. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong gusto nyo po. Ayan. Haluin lang po natin ang bahagya ulit. Ayan. Hanggang sa mag-mix po lahat ng mga sangkap.
Ayan mga be, pwede na po to. Ayan, creamy na siya. Gagamit lang tayo dito ng spatula. I-mold lang natin. Ayan. So, ayan, tapos ko na po itong gawin. Pwedeng-pwede na po natin itong ilipat sa ating ginawa kanina, mga be. Ayan, set aside po muna natin to at kukunin natin yung ating ginawa kanina. Ayan. Ito na at ililipat na po natin mga be. Dahan-dahan lang para hindi siya umapaw. Ayan po. Punuin lang po natin. Okay. Ayan. Ayusin lang po natin ang bahagya yung top niya mga be. At pwede nyo na po itong palamigin kung gusto nyo po ng walang kahit anong toppings kasi pwede na po yan, hindi na po kailangan na i-toppings pa. Pero ako po kasi meron akong sobrang fudgy kaya lalagyan ko po ito ng dinurog ko na fudgy sa taas. Ayan, para maganda naman tingnan. Ayan, optional lang din po ito ulit mga be, pwedeng wala, pwedeng meron, pwedeng nasa sa inyo pa rin po yun, ha? So, ganito lang po yung aking ginawa. Ayan, at natapos na rin po tayo mga be. So, pwede na po natin itong i-fridge ng 1 hanggang 3 oras po mga be. Ayan. So, meron po akong sobra. Ito po yung ginawa ko. Nilagay ko sa tab. At pwede po kayo magbenta ng ganito kung gusto nyo po. Napakadali lang gawin. Ayan, so papalamigin po natin ulit ito ng 3 oras. Ayan. At pagkatapos po ng 3 oras mga be, ito na po yung pinalamig natin kanina. Ang ating dessert na napakasarap. Ayan. Fudgy ice cream cake. Siguro yun yung tawag ko dito. So ililipat lang po natin mga be. Ito na. Ayan. Tadaan! Ito na po yung itsura niya mga be. Kaya i-slice lang natin to mga be kasi excited na rin ako eh. Ayan. Diba ang ganda niya mga be? At mukha siyang masarap. Nakakatakam. Pero ako sinisipon ako mga be. Gumawa pa rin ako neto. Bahala na. No, napakaganda niya. At ito na po yung finished product natin mga be. Sana po nagustuhan nyo itong isang masarap na recipe natin ngayon. Kaya kung bago ka pa lang po sa akin channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe po. At huwag nyo pong kakalimutan na i-hit yung bell button para po ma-update kayo sa mga bago kong videos mga be. So, ayun na nga mga be, titikman ko to ng bahagya. Kung masarap nga ba, di ba? Ayan, matigas na siya. Tikman natin kung gaano kasarap. Ayan. Ang sarap, ang lamig. Ang sarap niya mga be. Ayan mga be, at nilipat ko na yung isang slice. Ayan, oh. Ang sarap mga be. Tamang tama lang yung lasa. Tsaka yung coffee. Talagang malalasahan natin mga be. Kung gantong recipe yung gagamitin natin. Lasang lasa mo yung kape niya. Ang sarap. At bago po ako magpaalam, gusto ko pong i-shoutout si Indefest Channel. Hello. Glenn Kelly TV, hello to you. At kay Baby Loves, Chasing Kiss, hello be. Kay Sir Junix Official, kay Buhay JP, hello Baby Loves. Kay Binoy's Vlog, hello to you. Hello to you, Books Bisaya Mukbang Vlog. At sa lahat po ng nanonood dyan, shout out sa inyong lahat. At maraming maraming salamat po sa suporta niyo mga be. Hanggang sa muli po, see you. Bye bye. Thank you for watching. God bless.